Di ba? Pero kung sarado ang utak mo dahil may problema, dahil wala akong mapagpunan ng ikinabuhay ko, paano na ang pamilya ko? Ha? Wala. Artista, ang dami-dami kaya nilang pera, di ba? Compare natin doon sa mga nawala ng trabaho. Okay. Ito na lang ha, sa pinakamaliliit lang na tao. Ordinary citizen. Yung mga habal-habal driver natin, sikat drivers, yung mga sidewalk vendors, ilang buwan na ba, o ilang weeks, o magdadalawang buwan na, o more than 2 months na, nawala silang kita. Walang kita ang mga taong ito. Itong, ang iba dyan, hindi sa ano ha, sinasabi na, isang kahig, isang tuka. Hi everyone, welcome to my vlog, welcome to J. Crane TV. My name is J. Crane. Kumusta kayo ngayon? Shout out sa lahat ng mothers, sa lahat ng mga nanay na nagse-celebrate ng Mother's Day. And syempre, Ramadan Mubarak sa lahat ng ating kaibigan, kakilala, mga kamag-anak na nagpa-fasting ngayong Ramadan. Enough of Coco Martin and Kim Chiu issue ngayon. So, hayaan na natin yan sila. Siguro naman nahimasmasan na sila after dun sa mga pinagsasabi nila na mga out of content. Out of order! Hindi alam ang mga pinagsasabi. Well, bawat tao naman ay ano to, may karapatang ano to, maglabas ng kanyang opinion, ng kanyang saloobin. Kaya lang, pag hindi tama yung mga pinagsasabi mo, okay, out of content ka. Pag sa social media, talagang mababash ka. Okay lang pag nag-usap kasama ang mga kaibigan o kakilala na hindi naman nailagay sa social media. So okay, kahit ang magkamali ka, pwede naman yung pag-usapan ng mga kaibigan nyo kasi hindi naman napapanood. So, hindi ka mababash. O kung ibabash ka, pagdating sa mga kaibigan o kasama mo, pag nagkakamali ka naman, agad-agad ka naman tinutukso, agad-agad kang tinatawanan dahil mali yung pinagsasabi mo. Ay, pagdating sa social media, hindi mo alam kung sino-sino yung mga nanonood sa'yo. Hindi mo alam kung sino-sino yung mga tao na nandyan. Iba't ibang klase ng mga tao. May class A, may B, may C, D, E. Paano ko yung mga taong hindi nakakaintindi sa mga pinagsasabi mo? De, katakot-takot na bashing ang mangyayari. Hindi ba? So, kung halimbawa, hindi ka sigurado sa mga pinagsasabi mo, yung pinaglalaban mo, better na quiet na lang. Okay, quiet na lang. Okay, pag-usapan nyo within the group na hindi nakikita sa social media. Dahil ang mga tao, maraming taong nagre-research tungkol sa problema ng bayan. Kaya mas matalino yung mga nanonood kaysa minsan yung mga nagsasalita. Maliban lang kung si Panelo ang nagsasalita, kailangan mo talaga ng dictionary. Kasi ang tawag ko yan sa kay dating spokesperson na Panelo ay walking dictionary. Siyang walking dictionary. Diba? So itong mga pinaglalaban ni na Kim Chiu at saka ni ano to, ni Coco Martin. So after ng kanilang online videos, yung pag-rant nila, ayun, nagkaroon ng maraming memes, nagkaroon ng yung video nila, talagang pinagkakitaan ng mga vloggers. So yun ang sinasabi ko, if you're not really sure about what you're trying to convey, so better keep your mouth shut na lang. And talk that within your group, within your family. Pag-usapan nyo. Para at least
kung kayo-kayo lang muna para magkaroon kayo, makakuha ka ng ano, tamang information, then need mo rin mag-research. Halimbawa, research mo, bakit kailangan ko ito ipaglaban? Ano ba ipaglalaban ko? Ano ba dapat kong sabihin? Para hindi naman ako magmukhang katawa-tawa, okay, ay hindi ako magmukhang tanga sa mata at saka sa mga tenga ng mga nanonood at na nakikinig sa akin. Diba? So, sa palagay ko na yung mas masan na sila. Alam na siguro nila kung ano yung pinagsasabi nila na... kaya lang, ang tao kasi kung ano ang pinaglalaban niya, kay mali o tama, para sa kanya, tama pa rin yun. Diba? Wish natin na maayos ng ABS-CBN, yung kanilang network. Network na pinaglalaban ng mga artista ng kapamilya, na maayos nila ang franchise para agad-agad naman sila makaere. Kasi, as far as I know, sa batas, no franchise, no broadcast. Yun, as simple as that. Yun ang hindi nila alam. Yun ang, ewan ko, alam nila o talagang nag-ignorante na lang sila. Ha? Take note sa batas. Kasi ako, nag-work ako sa network for almost a decade. So, ilang taon din yun. Halos 10 taon ang pagtrabaho ko sa ano. So, napag-uusapan din yung franchise during my time. Na kailangan talagang mag-renew ng contract ng franchise, dahil kung hindi ma-renew ang franchise ng network namin, ay talagang dead air kami, mapuputol, mawawala kami sa air. So, simple as that, di ba? So yun lang, asikasuhin lang ng ABS-CBN management, then pag-uusapan sa lower house, then pag napag-usapan, pag okay, pirma papunta naman sa Senado, papunta na kay PRRD. So, pag wala nang problema, walang gusto, pirmahan niya. Oh, di, babalik na uli sa area ang ABS-CBN. So, sana, chill-chill lang muna, dahil yung mga binitiwan nilang salita, nakatatak na yan sa utak ng mga tao. Diba? Lalo pa, para kang naghahamon. Okay, kahit patayin niyo pa ako ngayon. Ay, kung sabihin ni President Duterte, kailan mo gusto? Diba? Sabi ni Dato Gabriel Arson, sa lahat po ng pinakamahirap kalabanin, sir, ang mga basher. Mahirap yan kasi bawat isa ay may kanya-kanyang opinion. Kaya mas mabuting manahimik na lang po. Tama, diba? Kasi ang mga nasa social media, yung mga nanonood, nakikinig, ay may kanya-kanyang opinion talaga yan. Ay, hindi mo talaga saklaw kung ano yung lumalabas sa kanilang utak. Katulad ko ngayon, nagsasalita ako, mamaya may basher na pala yan. Kinote na itong aking mga words nito at ginawang meme. So wala tayo magagawa dahil nag-online tayo eh. Hindi ba? Hindi na natin sila mapipigilan. So yun ang sinasabi ko. So, tayo naman dito ay walang kinakampihan. Ang tanging kinakampihan lang natin ay kung ano yung tama, kung ano yung batas. Hindi ba? Huwag natin pairalin yung anong gusto natin, ilabag doon sa batas. Kung nga ikaw ay, yung pinagsasabi mo ay hindi saklaw ng batas, ignorance of the law excuses no one. Always remember that. Kaya, yung mga, kaya lang, meron naman din kasi na bawat opinion ng tao ay karapatan mong lumabas ng saloobin mo. Okay? Karapatan ng bawat isa na kung ano yung nasa loob niya, ano yung nasa utak niya, so, pwede niya na explore or exclude. Yan. Pwede yun. Pero, be careful. Kasi, may mga nanonood sa'yo na mas matatalino at mas may alam sa mga pinagsasabi mo. Eh kung pag-usapan natin yung franchise, everybody knows kung bakit nasara,
maliban lang doon sa iba na masyado sarado ang utak dahil hindi nila matanggap kung bakit nasara ang ano ang ABS-CBN. Pero sa mga nakakaalam, sa may alam ng batas, so, hindi na yan kino-question. Hindi yan kino-question. Alam na eh. Madali lang. Dahil naripaso ang inyong franchise, ayusin nyo muna. Kung hindi nyo ayusin, talagang magtatagal na wala kayo sa ere. Di ba? Pero kung sarado ang utak mo dahil may problema, dahil wala akong mapagkunan, nakikinabuhay ko, paano na ang pamilya ko? Ha? Wala. Artista, ang dami-dami kaya nilang pera, di ba? Compare natin doon sa mga nawala ng trabaho. Okay. Ito na lang ha, sa pinakamaliliit lang na tao. Ordinary citizen. Yung mga habal-habal driver natin, sikat drivers, yung mga sidewalk vendors. Ilang buwan na ba, o ilang weeks, o magdadalawang buwan na, o more than 2 months na, nawala silang kita. Walang kita ang mga taong ito. Itong, ang iba dyan, hindi sa ano ha, sinasabi na isang kahig, isang tuka. Pero may narinig ba kayo? May narinig ba sila na nag-grant sila na ganito? Although talagang nagre-reklamo din sila dahil nga yung pang-araw-araw na ikinabubuhay nila ay wala. Pero, the fact, Coco Martin, ilang taon nagtatrabaho. Ito na lang, yung kanyang probinsyano, magpo 4 years sa 5 years. Ha? Kumita yan. Every month kumikita. May ipon. Tapos sabihin mo, nawala, wala na akong trabaho, wala pa paano ng pamilya ko. Ay, G. Isipin mo rin yung mga tao na nawala ng trabaho, ng mga maliliit na tao. Di ba? Yun. Yan ang sinasabi. Maraming, ano eh, na think before you talk. Think before you click. Eh, sabi ko nga, dapat sana yung problema muna nila ay pinag-usapan nila within the group. Halimbawa, lahat ng mga artista, okay, mag-online tayo, mag-zoom tayo, pero wag muna natin ilalive. Okay, wag muna natin ilalive. Pag-usapan muna natin ano yung mga hinaing natin dito, kung tama ba itong ating pinagsasabi dito. Ha? Hindi ba tayo mabash dito? O makakuha ba tayo dito ng simpatiya sa mga tao sa ating mga pinagsasabi dito? Ito ba? Sana pinag-aralan muna nila. Di ba? Hindi yung, okay, bukas, lahat ng mga artista ng ABS-CBN, magkakaroon tayo ng, ano to, ng ipaglalaban natin kung ano natin ipaglaban sa Zoom, sa ilalive natin. So, on the spot. So, ano ang sa loobin mo, Jesus, hindi na pag-aralan. So, kung ano nilang pumasok sa utak mo para maipaglaban mo talaga yung network mo. Hindi ba? So, ganoon naman talaga kasi, kung saan ka nagtatrabaho, talagang ipaglalaban mo yan. Nandoon na tayo. Pero, alamin mo kung tama ba ang pinaglalaban mo. Okay. So, sa tingin mo, tama yung pinaglalaban mo, pero yung content, yung mga pinagsasabi mo, akma ba? Tama ba? Hindi ba siya hindi ba siya lumilihis na napupunta ka na sa classroom? Hindi ba? Anong kinalaman ng pag-renew ng franchise ng ABS-CBN sa classroom? At saka hindi batas sa classroom. Rules and regulations yan. Yun yung pwede mong baguhin. Eh, pag batas, hindi mo pwede baguhin yung batas. Pero pag rules and regulations, teacher, pwede. Ito ang rules niya. Ang rule niya ngayon, okay, walang pwedeng lumabas ng classroom hanggat hindi nasagutan lahat ng nakasulat sa pisara. O, sagutin nyo muna yan. Pag nasagot nyo, pag complete, 1 to 10, nasagot ng tama, okay, pwedeng lumabas. Pero hanggat walang nakakasagot niyan, walang lalabas. Rule yan. So, pwede mong baguhin din yan. Okay, maya-maya, naawa ka na sa mga estudyante kasi parang gutom na sila. O, parang gutom na. O, sige, yung nakasagot lang ng number 1, kung tama ang sagot mo, pwede nang lumabas.
Yun ang ibig kong sabihin, Kim Chiu, ha? Ang batas, hindi mo pwede baguhin yan. Batas eh. Ang rules, pwede. Especially your mother because it's Mother's Day celebration. Hello everything, shout out kay Kim. Mag-teacher muna siya bago niya malaman ang load ng classroom. Gagawa din ng load ng classroom. My God, bakit may law? Si Kim talaga, oh. Pero sabi nga ni Kim, sorry daw. Pati daw siya ay hindi niya alam ang pinagsasabi niya. Sige. Sige na nga, granted. Yun ang sinasabi natin eh. So, before we talk, ano to, praktisan mo muna. Praktisan mo muna yung mga pinagsasabi mo para hindi naman magiging katawa-tawa sa harapan ng publiko. Di ba? Sa panahon ngayon, ang tatalino ng mga tao. Ang tatalino ng mga tao nasa social media. Lalo na yung mga basher. Yan ang mga matatalino, yung mga bashers. Hindi ba? So, gusto natin batiin lahat ng bashers sa buong mundo. Huwag nyo ako i-bash, ha? Kasi hindi naman ako artista. Tsaka, ang sa akin naman ay nagbibigay lang ng payo tungkol sa kina Kim at tsaka kay Coco at tsaka iba pang artista ng ABS-CBN. Mas mabuti siguro na ano, ipakita nyo yung kabaitan ba, dahil kahit na nawala yung sa ere ang ABS-CBN, pagbalik nyo nandoon pa rin yung suporta ng mga tao sa inyo, di ba? So mas maganda yun.